Siguraduhin yung hindi kayo papalbak. Kundi, pareho tayong malilintikan. Nakachamba lang yung grupong tumulong kay Ladani. Pero, di na nila kami maiisahan ulit. Sabihin mo sa daddy mo, tapos na naming lagyan ng bugs yung program ng Tarzan Project. Kaya siguradong hindi nagagana yung self-driving car ng Future PH. Ma, dapat lang. Laki-laki ng bayad namin sa inyo. Okay, sige. Kailangan na namin bumalik sa office. Baka maghinala na naman si Danny sa amin. Sige. Sino yung kausap mo? Ah, wala. Yung parents namin. Bakit? Bawal na ba mag-personal call during break? Sigurado kayo parents yung kausap nyo? Sana di ka nalang nagtanong kung di ka rin maniniwala. Hep-hep! Ingatan mo yung tono mo. Boss mo pa rin ako. Hindi naman namin intention na i-disrespect ka. Kaya lang, nahihirapan na kasi kami ng kambal ko eh. Tsaka parang wala na kaming ginawang tama. Tsaka hindi naman porke boss ka namin, eh babantayan mo na yung bawat kilos namin at tsaka yung minomonitor mo lahat ng kausap namin. Kung ayaw niyong bantayan ko kayo, huwag kayong gumawa ng mga bagay na pagdududahan ko. Mabait akong boss, pero ang pinakaayaw ko sa lahat, sinungaling. Sige na, bumalik na kayo sa trabaho niyo. Kung mag-uusap tayo tungkol sa hacking tsaka sa lahat ng lumabas ng article, sa tingin ko, huwag muna tayo sa opisina. Wala talaga akong tiwala kay Angel tsaka kay Joanne ngayon eh. Tingin ko may kinalaman talaga sila sa lahat ng attacks sa Future PH. Wouldn't be easier kung ilalet ko muna sila? Naisip ko nga rin yun eh. Pero gusto ko talaga silang mahuli sa akto eh. At mapatunayan na may kasalanan talaga sila. It's actually a very smart move. Pero based sa kwento mo, di ba? Isuspetsa na yung kambal na may hinala ka sa kanila. Kaya I'm sure mag-iingat na yung dalawang yun at kukover nila lahat ng naging tracks nila. So, anong sinasuggest mo? I suggest na wag na natin hintayin gumawa ng wrong moves ang kambal. Kailangan na natin maging active sa pag-iimbestiga para malaman natin kung talagang may kinalaman sila sa ransomware attack. Pero paano natin ipaprove? Saan tayo hahanap ng ebidensya? Itong buong corner na to, ire-reserba natin yan. Alam na, baka mauntog ka magbago yung isip mo. Uy, Lods, huwag ka nang banggitin yan, ako ba? Magladrama na naman tayo eh. Pero ano nga, Lods? Kasi parang nakakapanibago kung kabilang ni Wilson nandito eh. Sabi ko tama na yan eh. Sulitin na lang natin yung time na nandito pa ako bago ako ipatawag sa Korea. Dave. Anong ginagawa mo rito? Kailangan kong tulong mo. Kailangan kong tulong mo. Parang replay to ah. Ano? Nakita ko na to eh. Teka lang. Tanda-tanda ako eh. Nandiyan ka sa harapan. Tapos kaming tatlo nandito. Tapos ang sabi mo, kailangan ko yung tulong mo. Tapos sabi ni Lodge, Ano pong tulong? Tapos sabi niyo, may pupuntahan kang networking event. Mag-base ka. Magpagupit ka para magbuka kang bitan. Pagod ako. Pagod ka, no? Gusto mo yan, eh.
Please, Dave. Sana matulungan mo ako. Anong klaseng tulong ba yung kailangan mo? Effective ang negative write-up natin na rin-release, Dad. I heard from certain business circles na marami sa potential investors ng Future PH ang nagsisiatrasa na. Expected ko na magiging successful yun because I handled it myself. Hindi kagaya ng mga dinedelegate kong task sa'yo. Puro sloppy, palpak. Kagaya nito, sabi ko, pattern dalhin mo. Kumusta pala yung mga moles natin doon sa Future PH? Nagawa ba nila yung mga inuutos ko? Yes, Dad. Na-compromise ni Anjo at Joa ng operating system at program ng Tarzan Project. Siguradong hindi na makapag-perform yung Tarzan car nila sa driving test. Great! Everything's falling into place. Mabuti lang napapakinabangan natin yung kambal. They deserve to be rewarded. Magre-resign kayo? Hindi ka na namin pahihirapan. Obvious naman kasi na di mo kami gustong katrabaho eh. The feeling is mutual. Alis kami dahil hindi namin gusto na parang sinisisi mo pa kami sa nangyaring hacking. Wala pa talaga kayo kinalaman. Mag-ingat ka sa binibintang mo. Bakit? May ebidensya ka? Yan, nakakapagtaka lang. Nasa sobrang galing niyo sa programming, hindi niyo nahanap kung sino yung mga hackers. Tapos ngayon, bigla lang kayo magre-resign. Di ba nakakapagduda yun? Unless nanatakot kayo mabuki. Tama ka. Natatakot nga kami. Natatakot kaming ma-associate sa palpak na company mo. Ang mga pro tulad namin, hindi magpapa-under sa amateur na gaya mo. Kaya, good luck na lang sa inaambisyon mong Tarzan Project. Kapag wala na kami, tignan lang namin kung saan kayo pupulutin. Importante sa bawat isa sa inyo ang Tarzan Project. Kaya kahit alam kong may posibilidad na mapahiya ako, naglakas loob pa rin akong lapitan kayo. Kayo lang ang maaasahan ng Future PH para masave ang reputation ng company at matuloy ang project na to. Kaya sana mapagbigyan niyo yung request ko. Ako na. Tuloy niyo na lang yung pagre-retape ng files. Nalulungkot ako na ganun katindi yung naging problema ng Future PH. Kaya lang, hindi kami makakapag-decide hanggat di kami nagboboto ang tatlo. Yun ang sinasabi ni Lodge. Kaya dito ka muna at mag-usap po namin tatlo. Teka, iba tatlo.